magkakaalaman na next season kung mabibigyan ba ni LeBron ng kampiyonato si Russell Westbrook o mabibigyan ba ni Kevin Durant ng kampiyonato si James Harden, pati na si Kyrie Irving. Yes mga sir, usap-usapan ngayon ang labanan ng mga ex. Hindi sa usapang magsyota kundi sa usapang basketball. Former teammate ni Kevin Durant itong si Russell Westbrook. Pero sa ngayon kasama niya si LeBron at si Davis. At sa Nets naman, former teammate niya rin noon sila Kevin Durant at si James Harden. At former teammate nga rin ni LeBron si Kyrie Irving. Kumbaga mga sir, ito ang labanan ng mga ex. Pero para mismo sa mga madla, magkakaalaman na next season. Kung mabibigyan ni Kevin Durant ng kampiyonato sina Irving at James Harden, para mismo sa kanilang mga fans, tapos na ang usapan kung sino ang magaling na manalaro. Pero yun lang kung mabibigyan ng kampiyonato ni Kevin Durant ang Nets, pati na si James Harden at Irving. At patungkol naman sa Lakers, kung sila nga ay magkakampiyon, ganon rin nga ang mangyayari. Pero kung sakaling mabigong bigyan ng kampiyonato ni Kevin Durant ang Nets, pati na ang kanyang mga kasama, para mismo sa iilan, malas nga ba talaga sa kasama sa Kevin Durant? Nagkaroon nga ng kampiyonato si Kevin Durant kasama ang Warriors. Pero ang panalong iyon ay imposible nga rin kung wala ang tulong ni na Stephen Curry at Klay Thompson. Dahil kung tutusin naman talaga, ang basketball ay isang team sports. Hindi ito isang individual sports. Pero ika nga, mayroon talagang isang manalaro na siyang maunguna, na siyang magkakaroon ng spark, diba? Magkasama na nga noon sina Kevin Durant, James Harden at Russell Westbrook sa OKC. Pero never silang nanalo ng kampiyonato. At ang isang dahilan kung bakit nagkampiyon si Kevin Durant ay dahil sumama nga siya sa Golden State. Pero as of now na nandoon na nga siya sa Nets, kaya nga ba ni Kevin Durant na buhatin ang Nets? Kung tutusin mga sir, kaya naman talaga. Pero yun lang, dahil sa mga injury, hindi sila nakaabot sa finals. At pati na ang Lakers. Kumbaga mga sir, ang punto dito, kung walang mga injury at healthy silang lahat, magkakaalaman na kung sino sa dalawang big three na ito ang mas epektibo. At yun nga ang malaking katanungan, kaya nga bang buhatin ni Kevin Durant ang kanyang mga kasama? At kaya nga bang buhatin ni LeBron ang kanyang mga kasama? At sa bandang huli, sinong big three ang magdudumina? Well, para sa inyo mga sir, sino nga ba? Mag-comment lang sa ibaba. At sa ibang balita, Kyle Kuzma hindi pinansin ni Bradley Beal. Sa isang post ni Kyle Kuzma sa kanyang Instagram account, sa picture nila ni Bradley Beal na magkasama at syempre magkapareho na ng uniforme. At may caption na "What's the deal? Hashtag Capital Boys." Kumbaga pinapaalam ni Kyle Kuzma ang kanyang presensya sa DC. Yung feeling na, "Hey, what's up? Nandito na ako. Sa wakas, magkasama namin ni Bradley Beal." Pero ang nangyari, hindi siya pinansin ni Bradley Beal at hindi mo lang nilike ang kanyang post. At hindi mo lang daw siya binati ni Bradley Beal na, "Yo, what's up Kuzma? Welcome sa bago mong bahay." At pinag-usapan nga talaga ang post na iyon ni Kyle Kuzma na para mismo sa kanila, tila hindi nga masaya si Bradley Beal kay Kuzma. Para sa mga fast break balita, tumutok lang palagi. And as always, thank you for watching mga sir, mga ma'am. Peace out.